Scorpio, kung isa ka sa mga nahihirapan ngayon sa pera o sa iyong career o trabaho o creative project o kaya naman sa iba ay negosyo, ay ito na ang maaring simula ng napakagandang pagbabago, positibong pagbabago sa inyo pong hanap buhay o ano man po inyong pinagkakitaan o profesyon. Magkakaroon po ng napakagandang balanse at makakatanggap ang marami po sa inyo ng malaking halaga, bonus, rewards, incentives, monetary gifts, regalo, o kaya naman po ay may tutulong po talaga sa inyo ngayong buwan na ito. Ito man po ay tungkol sa inyong problema po sa personal na buhay, sa pag-ibig, iba't ibang relasyon din po sa ilan. At lalo na po sa mga nahihirapan po sa pera, napakaganda po ng mensahe ng mga anghel o ng divine. At huwag po kayong susuko, huwag panghinaan ng loob, napakaganda po at mas magiging inspirado po kayo at kaganahan na po kayo sa inyo pong trabaho o sa anuman po ninyong ginagawa ngayon, creative project o anuman pong sidelines o part-time jobs sa ilan. So, kung sa pag-ibig naman po ay napakaganda rin po nito, no? Balanse at talagang mas maintindihan ninyo ang isa't isa, lalo na po sa mga medyo toxic na po ang inyo pong relasyon at nagpapatuloy na lang po dahil nga po sa bata. Sa ilan naman, bata o mga anak, ang ilan naman po sa inyo ay maaring kaya po unrequited love ang energy dito ay maaring hindi nyo po napapansin, may mga signs na po na o mga babala si universe, kaya lang maaring hindi mo napapansin o sinasadya mong hindi na lang intindihin, kasi nga mahirap talagang iwanan dahil napakamahal, mahal na mahal mo ang tao na ito. Sa iba naman po ay maaring issue po sa inyo o sa inyo pong relasyon, o kung sa mga bago naman po na maaring ikaw ay single mother, single father, at maaring isa ito sa rason kung bakit inaayawan ka o kaya nagbabago ang isip ng taong nagugustuhan mo. Yung bang umuurong pag nalalaman na may anak ka na pala o may mga anak na sa unang asawa o sa naging karelasyon mo dati. Sa iba naman po ay napakaganda, no, kasi kayo po ay magkakaroon ng malaking pagkakataon na magkaroon ng mga options po, o kaya ay dalawang offer po ito. Ang isa naman po ay pwedeng dito lang po o trabaho o malaking negosyo, malaki pong talagang pagkakitaan ito. Sa iba naman may offer po na makapagtrabaho abroad, travel abroad, o kaya po ay mga overseas jobs po na yan, mga offer po sa ilan. Maring sa iba naman po ay napakaganda kasi bakasyon. Yan, magbabakasyon ka lang sa ibang bansa. Napakaganda po yan. At maaring sa ilan ay gawin mo na rin itong parang stepping stone, o kaya po ay yung bang ito na rin yung hindi mo napakawalan yung tsansa na kung sabihin na bakasyon sa ibang bansa, ay maaring samantalahin mo na doon na rin maghanap ng trabaho. Doon na rin po kayo makakahanap ng yung inyo pong mamahalin o makakapartner, magiging kapartner, o kaya po yun nga, magiging yung talagang mapapangasawa sa ilan po. Sa iba po na maaring kayo ay matagal na nagpaplano, kaya po ay gustong kumuha ng mag-loan po kayo para po magkaroon kayo ng kotse, makabili ng kotse, ay matutupad na po yung pangarap po ninyo. Kotse, sasakyan, o naman pong klaseng sasakyan. Sa iba ay travel po ito by land, o kaya po ay by air. At meron naman po dito na maaring mahirapan ka ngayong buwan na ito dahil kitang-kita na ang mga signs na hindi talaga kayo para sa isa't isa, na kahit gaano nyo kamahal ang isa't isa, laging merong may mga problema, malalaking problema, o kaya ay hadlang at
talagang napakahirap po nito, no? Kahit anong laban ay kaipaglaban ka niya o ipaglaban mo siya ay ganun pa rin. So matotal ay hindi pa rin talaga kayo ang yung bang talagang magkakatuluyan, o kaya ay napakahirap na yung maging masaya kayo na magkasama. Laging meron pong dahilan para talagang magkahiwalay kayo, o hindi talaga para sa isa't isa. Masakit po ito at napakahirap po nito, na mabigat sa dibdib. At maaring isa ka sa mga nananalangin na sana hindi mo na ngayon, sana ikaw ang piliin niya, sana hindi mo na kayo ngayon matapos, o kaya ay sana humaba pa ang inyong relasyon kahit nasabihin na third party. Ayan, may third party. At maaring dito ay napakahirap kasi kung maaring ikaw yung may kapartner na, may asawa, o kaya naman yung taong minamahal mo ay yun nga, married na, kasal na, may pamilya na, ano man yung kanyang gender. At napakahirap po nito kasi malamahal yung isa't isa. Sa iba naman po ay talagang hindi talaga magkasundo at muntik-muntik, o kaya po ay tuluyan ng magkakahiwalay po, o kaya ay marirealize o matatauhan ng isa sa inyo, o maaring pareho po kayo na inyo pong kapartner na hindi talaga laging pinag-aawayan, o lagi pong yun nga, laging may arguments at lagi nagkakaproblema tungkol sa pera, laging nagtatalo tungkol sa pera, o kaya ay tungkol sa mga bata, ayan, sa inyo pong mga anak, o kaya ito yung sinasaalang-alang ninyo, yung mga anak ninyo o anak, ayan, sa iba na isa lang yung anak, o sa iba naman po na maraming anak. Nahihirapan ka kasi wala nang pagmamahal, pero hindi ka makawala kasi nga, yung sinasaalang-alang ang mga bata. Sa iba naman po ay mas magiging masaya at magkakaroon ng panahon para sa sarili, at talagang sasamantalahin mo ngayon. Ang marami po sa inyo ay ngayong buwan na ito, mabubuhay ka sa present, sa ngayon. Hindi ka muna mag-iisip ng ano mangyayari bukas, ano mangyayari sa future, o kaya naman hindi ka masyadong nag-iisip ng ano yung mga nangyari dati, ano yung mga pagkakamali dati, ano yung mga magagandang nangyari dati na gustong maibalik sa present, o kaya ito sa kasalukuyan. Ang marami po sa inyo, hindi po nakatuon ang isip sa, o ang inyong puso ay hindi nakatuon sa nangyari na, yun natapos na, at hindi rin sa mangyayari pa lang, kundi yung energy po ninyo ay nasa present. Yung ngayon lang, ano importante ngayon, sino yung mga kasama mo ngayon, sino mga nagpapahalaga sa'yo, sino yung mga nagpapasaya sa'yo, at ano yung mga kaya mong gawin lang sa ngayon. Hindi magpipilit na kung ano yung kumbaga pipilitin mo yung sarili mo na maging talagang perpekto para sa future, maganda buhay. Ang importante ay sa ngayon na magkaroon ng balanse ang iyong yung mind, body and spirit, kasi ang iba po sa inyo ay maring matagal nang nahihirapan, naguguluhan ng isipan, nagde-daydreaming, nangangarap, pero sa ngayon ay wala pa ring action, o wala pa ring ginagawang hakbang, o kahit isang paraan na makapagpabago man lang sa inyong sitwasyon. Puro nasa isip mo ay, gusto ko mangyari to, nagde-daydreaming, nangangarap, pero wala pang inuumpisahan. Gusto ko mabago to, pero ganun pa rin. Kaya ang marami po sa inyo ay mas magpo-focus po kayo sa ngayon, at yun, napakaganda ng chariot kasi ito po ay talagang victorious energy, moving forward na po. Ayan, sa ngayon, ang iniisip mo ay yung ngayon. Maging maayos ang buhay, maganda yung kumbaga yung iniisip mo ay hindi masyado sa problema, sa kung ano dapat ang maging solusyon moving forward. At napakaswerte po ng marami po sa inyo, kahit na sabihin na broken hearted po ang marami po sa inyo sa ngayon, bigo, nasaktan, niloko, o ano man po yung sitwasyon sa ngayon na mahal mo pero hindi mo makasama sa ngayon, napakalayo, o kaya ay walang pagkakataon na maging masaya kasama ang minamahal. Ano man po yung sitwasyon po ninyo ay magkakaroon po ng balanse sa ngayon. Magiging mas maayos po yan, at mas matatanggap po ninyo. Kung hindi talaga pwede,
hindi mo na ipipilit. Kung ano yung sa ngayon na alam mo ay tama, yun ang magiging decision mo. At gusto mo na rin kasing move forward. Gusto mo nang magtuloy-tuloy na yung buhay mo na maging maayos, makawala ka na sa ang iba po kasi gusto ng makalaya. Ano man po yung ibig sabihin sa inyo ng makalaya o freedom ay sa iba't ibang paraan, addiction, bad habits, o kaya po ay maling pagmamahal, o yun nga po, yung karmic relationship, o kung ano man po yung nagpapahirap po sa inyo, yung paulit-ulit na paghihirap sa pera, pamamroblema sa pera, sa trabaho, mga toxic na kasama sa buhay, kasama sa bahay, o kasama sa trabaho po ninyo, ano man po yung nagpapahirap sa inyo sa ngayon ay magpo-focus ka sa kung ano yung kaya mong gawin, ano yung dapat mong iwasan, at kung ano man po yung iniisip daw po ninyo o pinaplano po ninyo para sa mga susunod na araw ay tama daw po ito. Papunta ka sa tamang direksyon.